Mga ka-BBM, viral at trending ngayon ang paglabas ni dating Pangulong Duterte sa social media kung saan nga po ay pinangunahan niya ang isang event sa kanyang partido na PDP Laban. Bagamat wala na siya sa anumang posisyon sa gobyerno, umani ng iba't ibang reaksyon ito sa netizen at sa ating mga kababayan. Ayon sa ilang DDA supporters, bagamat malayo pa ang susunod na national election, ay posibleng isa ito sa mga paghahanda ni dating Pangulong Duterte para sa kanyang anak na si BP Inday Sara kung sakaling tatakbo siya bilang Pangulo sa susunod na halalan. Dahil dito naalarma po mga kababayan ang mga pinklawan sa biglang pagsulpot ni dating Pangulong Duterte, partikular ang kampo ng nakakulong na dating senador na si Laila De Lima. Matatandaan na isa si De Lima sa unang senador at oposisyon na nagsagawa agad ng investigasyon laban kay Pangulong Duterte noong ito ay nanalo sa 2016 presidential election kaugnay sa War on Drugs, pero hindi ito nagtagumpay sa halip ay nabaligtad ang sitwasyon kung saan ay hindi nagpatinag si Pangulong Duterte at naging aktibo siya sa malawakang investigasyon kaugnay sa illegal na droga kung saan ay naakusahan at nakulong itong si Senator De Lima dahil sa kanyang kinasasangkutan bilang protektor at malaking tao sa likod ng sindikato sa illegal drugs. Dahil dito naging malakas ang tiwala at kumpiyansa ng mga Pilipino sa 6 na taong panunungkulan ni Pangulong Duterte, bagay na nagpataas sa kanyang rating sa nakalipas na 6 na taon. Panuorin at pakinggan po natin ang reaksyon at opinion ng isang vlogger na si Kabadong Aratilis. At para po sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel na KBBM News PH, please subscribe na po kayo at pakilike and comment na rin po para sa patuloy na paghahatid natin ng makabuluhang balita. Maraming marami pong salamat. Ito po ang sinabi ni Pangulong Duterte. Kung may iba pa po kayong kahulugan nito, bahala na po kayong umintindi. Basta simple lang po ang pagkakaunawa ko rito. We are supporting the president all the way so that he will succeed. If he succeeds, it will redound to the benefit of our country. So hindi pa natapos yung 100 days, so it's supposed to be a honeymoon. We call it a honeymoon with the press. At least give it to him. We have given it to other presidents. I don't know if I was conscious of that when I was there. Hindi po kayo binigyan ng press, mahal na Pangulo. But I would say that the president deserves the 100 days honeymoon with the press. Yan po. Kayo pong dalawa ni Pangulong Marcos, kayo po ang hindi nabigyan ng chance. Sabi nga ni Pangulong Duterte, hindi ko naramdaman, hindi ako conscious. Kasi masyado siyang focus eh. Sa kanyang trabaho eh. No? Sa totoo lang po, mahal na Pangulong Duterte, kayong dalawa po ni Pangulong Marcos ang hindi nakaramdam ng 100 days honeymoon period with the press. Ewa, sa first 100 days mo, meron na pong ano eh, hashtag aus Duterte. Yan po ang katotohanan. At isa po ang press dyan sa nananawagan ng aus Duterte agad-agad. Nakita niyo po kung anong ginawa nila pasalubong sa inyo. Ang ginawa po, no, para po sa mga hindi po nare-realize to, pinangunahan ni De Lima ang paninira kay Pangulong Duterte. Pinaimbestigahan kagad, imbis na honeymoon period yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Ang pinasalubong sa kanya ni De Lima sa kanyang Senate Blue Ribbon Committee ay imbestigahan si Pangulong Duterte nung siya ay mayor pa. Diyan po natin nakilala yung DDS, yung original na Davao Death Squad. Yun po yun eh. Tapos ngayon parang ano, parang santa-santa. Nung nakulong, kala mo walang kala mo inaapi. Ganyan po yung mga pinklawan eh. Sila mangunguna, pag buneltahan mo, kala mo inapi. Yan po ang totoo. Baka nakakalimutan nyo 6 years ago. Wala pong honeymoon period. Pagkaupo ni Pangulong Duterte, eto na kagad. Kasi nga, nakaranas sila ng
ng ano, dalawang people power. Akala nila, pag in-expose nila si Pangulong Duterte, no? Pag in-expose nila si Pangulong Duterte na yung mayor pa siya, yung war on drugs sa Davao, eh magwawala ang mga Pilipino. Ang hina talaga ng mga dilawan. Alam niyo po ba ano nangangampanya si Pangulong Duterte? Ano ang sinasabi niya sa kampanya at nagpapalakpakan ng mga tao? Ang sinasabi po, no? Ang sinasabi po ng mga ni Pangulong Duterte no nangangampanya, papatayin ko. At nanalo siya. Imagine ninyo. Yun nga nagpanalo sa kanya. Tapos imbestigahan niyo yung patayan sa Davao. Kaya nga nagustuhan ng mga Pilipino. Alam niyo ba kung bakit nagustuhan? Hindi dahil gusto namin ng mamamatay taong presidente. Yung araw-araw binabalita. Rape dito, rape dun. Gulo dito, gulo dun. Hold up dito, hold up dun. Kaya po ang pinanalo ni Pangulong Duterte, yung kampanya laban sa droga at kampanya laban sa kriminalidad. Yun po ang real talk. Huwag nyo sabihin payapa nung panahon ni Pinoy. Kaya nga nanalo si Duterte. Okay. Alam po ninyo, bakit po, no? Sa tingin nyo, okay na si Duterte, ha? Nagpapahinga na, nasa Davao na, maganda na kutis. Okay na ang kanyang ano, stress-free living na. Bakit po tinanggap niya pa yung chairmanship ng PDP laban? Ano sa tingin ninyo? Ha? Bakit siya ay nag-aaktibo pa sa isang partido? Simple lang po yan. Gusto niyang tiyakin. Sa tagal po sa politika ni Pangulong Duterte, gusto niyang tiyakin na yung anak niya ay maluluklok sa presidency sa 2028. Yan po ay pagpapakita po ni Pangulong Duterte na meron pa po siyang puwersa. No? Yung mga alliances na ginagawa niya kay Bongbong Marcos ngayon, tanim po yan para po sa anak niya sa 2028. Anyway, ako po ang pagkakaintindi ko dyan. Talagang titiyakin ni Pangulong Duterte na magiging presidente si Inday Sara Duterte.